request na natin si Pastor Alan to pray. Sige po, tayo po ay mag-pray. Dakilang Ama, salamat po o Diyos ng marami Panginoon sa kapagpalang umagang ito, Lord. Patuloy kami magliwanag, Panginoon. Patuloy, Lord, na ma-enlighten, Panginoon, ang aming mga buhay through your word, Father God. Kayaan niyo po, Lord, na maging dumalo yung pagpapala, Panginoon, mula sa iyong maringal na trono, tungo, Panginoon, sa aming mga leaders, patungo, Panginoon, sa mga daughter churches, O God. Salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin ang matagumpay na meeting po na ito, Lord God, at ikaw, Diyos, ang maluwalhati. At ibinabalik po, Panginoon, sa iyo ang lahat po ng kapurihan. Basta salamat po ang aming dalangin. Jesus, mighty name, pray. Amen. 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 So this is our 13th week, part 1 and part 2. Pero dito na tayo magtatapos. This is our conclusion. So yung mga, may mga nakamiss in the past, na-miss nyo yung ibang mga sessions, ay today, i-recap, it's a summarize natin yung part 1 and part 2. At i-review uli natin yung mga principles na napag-aralan na natin para ito ay hindi mawala sa ating heart, sa ating mind, at lagi itong maging gabay natin sa ating paggagawa ng decisions at sa ating pag-a-apply sa buhay natin. Again, ito pong ating mga pinag-aaralan, baliwala po ito kung hindi natin i-apply. So everything that we learn from the Word of God, if we do not apply it, it will not benefit us. So we have to apply God's Word. We have to live it. We have to learn from it and apply it to our daily lives. Sa sitwasyon natin ngayon, sa ating sitwasyon. May kapiraso lang akong introduction. If you don't mind na mag-jot down din sana kayo, every time na magkakaroon tayo ng session, yung ilan sa inyo nakikita ko nagsusulat sila eh. They have their pen and paper kasi itong pag-aaralan natin ngayon, nung ni-review ko ito kasi, may mga topic dito o may mga subject na pag napakinggan mo, maglalaro ka agad ang isip mo. Talagang marami kang maiisip. Huwag muna natin pansinin yon, hintayin natin yung context nitong subject para hindi tayo mawala sa direction natin. Okay. Okay, so to review itong ating spiritual authority, we started with asking, sino ba ang source ng authority? Sino ba ang supreme authority over us? Sino ba ang may hawak ng otoridad? At yan ang sagot dyan ay ang ating Diyos. Marami tayong mga verses na pwede nating i-review kung saan ay mababasa natin na ang Panginoon ang siyang pinagmulan ng otoridad, lahat ng otoridad. Sa Genesis 1 ay mababasa natin Genesis 1. Verse 1 to 2, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, umpisa-umpisa pa lang ang Diyos na ang lumikha ng ating mundo. Sa pahayag 4, karapat dapat po kayo Panginoon naming Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Revelation 4, verse 11, ay babasahin ko, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. So that's Revelation 4 verse 11. And also, Romans 13 verse 1, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. So ito po yung mga key verses natin kung tayo nagsimula ng ating pag-aaral sa topic na spiritual authority. Pero, sa umpisa pa lamang, we establish that God has ultimate authority or sovereignty over all things. So, siya yung may pinakamataas na otoridad. Ngunit, binigyan ng Diyos ang tao ng otoridad din upang mamahala. At may iba't ibang antas o level ng authority sa ating buhay. Iba't ibang uri ng positions of authority. So, isa sa mga authority na ipinagkaloob ng Panginoon ay yung civil government. Di ba, napag-aralan natin yung ating gobyerno, national and local government. Kaya nga, uulitin ko sa Romans 13, ang sabi sa atin ay, tayo ay magpasakop sa mga namumuno sa pamahalaan. Itutuloy ko po to sa verse 2.
Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan. Inulit na naman. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa, kung hindi dahil ito ang nararapat gawin. Iyan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilalaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ngayon, alam ko itong ating pag-aaral. When we started with our lesson, we said that this topic is very sensitive. We have to approach it with a heart na humble, with humility. Kasi ito pong spiritual authority pwedeng i-abuse. May mga nagtatanong po, paano kung ang leader mo, leader ng gobyerno, ay hindi mananampalataya? Ano ang gagawin? Dapat ba tayong sumunod sa kanila? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung tayo ay nagre-resist sa pamahalaan na kanyang itinaguyod, parang tayo din nagre-resist sa kanya. Ngunit, sa Bible po, there are examples na when the people of God defied the authority. Kasi sinunod nila yung mas mataas na authority, which is God. Ano po yung mga examples na ito? Sa Exodus 11, nung si Pharaoh, inutusan niya yung mga midwives na kapag ka mayroong Hebrew women na nanganak at lalaki ang anak, ay patayin daw yung mga bata. Naalala niyo po yan sa Exodus 11. Pero hindi pinatay nung mga midwives yung mga sanggol na lalaki. So nilabag nila yung utos ni Pharaoh kasi mas mataas ang standards ng Panginoon. Hindi ka uutusan ng Panginoon na gano'n na patayin mo yung mga sanggol na isinisilang. So ito, kung ang law ng man ay nagko-conflict sa standard ng Panginoon, sa batas ng Panginoon, ang susundin natin, syempre, yung batas ng Panginoon. May another example, si Daniel. Naalala natin sa Daniel chapter 1, gusto siyang pakainin ng pagkain ng hari, di ba? Siguro kung sa atin mangyari yun, wow, pagkain ng hari, gusto ko yan. Pero hindi yung kinain ni Daniel kasi labag iyon doon sa Leviticus na kumakain ka ng unclean food. Hindi niya sinunod yung utos ng hari. Doon naman sa Daniel 3 din, maalala natin yung 3 Hebrew men, si Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi rin sila nag-serve doon sa Diyos-Diyosa ni Nebuchadnezzar. At hindi nila winorship yung golden statue na inutos ni King Nebuchadnezzar na kanilang i-worship. So, dinify din nila yon. Hindi nila yung sinunod. Kasi ang totoo nilang Diyos ay ang Diyos ng makapangyarihan. Diyos natin. Ganon din sa Acts 5. Si Peter, pinagbawalan, tsaka ang mga apostol, pinagbawalan silang i-preach si Jesus Christ. At sila din ay hindi sumunod. So, although overall, ang instruction sa atin ng Panginoon ay sundin natin ang magpasakop tayo sa pamahalaan. Mayroong mga clear example sa Biblia na pwede nating maging reference kung ang inuutos sa atin ay labag sa kalooban ng Diyos. Ang susundin natin ay ang Diyos sapagkat siya ang ultimate authority. Malinaw po ba yon sa atin? Amen. Okay. So yan po yung civil government. So ito naman yung government inside the home. Pwede mo rin bang idagdag yung 3 wise men dyan? Na sabi, yeah, oo. Sabi ni Herod ay pag nakita nila yung sanggol, sabihan siya na para siya din daw ay sumamba. Pero yun ay tactic lang yun. So hindi rin nila sinunod. Okay. Dito po sa Ephesians 5, verse 21 hanggang 33, nagtalaga din ang Diyos ng awtoridad sa loob ng tahanan. Makikita natin iyan sa Ephesians 5, 21 hanggang 33. Babasahin ko po, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Mga babae,
magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya'y tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan, sa halip pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinawag na iglesia. Sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Sa Ephesians 6 verse 1, itutuloy ko, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Okay, so malinaw po, God established authority sa civil government, and ito lang kababasa ni Pastor Danny, sa loob ng tahanan. So mga lalaki, husbands, kayo ang ulo ng pamilya, pero hindi ibig sabihin kayo ang magiging diktador sa pamilya. Actually, ang sabi nga, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. So tayo mga babae naman, kailangan magpasakop tayo sa ating mga asawa. Ito parehong hindi madali kasi syempre human nature, no? Mahirap magpasakop at mahirap din mahalin. Lalo na kung yung ating mga asawa ay may nakikita tayo parang hindi tayo nag-agree or hindi magandang pag-uugali, ganyan. Pero alam nyo, bago pa dito sa unang verse, sinabi magpasakop sa bawat isa, actually, submit to one another. So, mayroong mutual submission, submit to one another, kasi partners tayo sa kingdom building bilang mag-asawa. Ganun din yung mga anak, kailangang sumunod sa mga magulang, yung mga Christians na ng mga anak. Sabi kasi, mga anak, sundin niyo ang magulang niyo dahil ito ang nararapat bilang mga mananampalataya sa Panginoon. So kung mananampalataya na kayo sa Panginoon, dapat sinusunod natin ang ating mga magulang. Ngayon, mayroon ding itinalaga ang Lord na authority sa loob ng iglesia. Authority in the church. Sabi sa Romans 8:17, tayong lahat ay co-heirs. Lahat tayo ay tagapagmana ng Diyos kasama ni Kristo. At tayong lahat ay makakalapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. So, pantay-pantay ang pagtingin sa atin ng Panginoon, pero merong siyang mga positions of authority na ibinigay niya sa ilan sa atin upang mapanatili ang order at growth ng church. So, sa isang church, kailangan may order at kailangan magkaroon ng health sa church. So, healthy church, may order sa church. At para mangyari yon, ang Lord ay nagtalaga ng mga leaders, spiritual leaders, kagaya ng pastors, teachers, ministry leaders, elders, prophets, apostles. Ayan yung mga itinalaga ng Panginoon na magiging spiritual leaders natin sa church para magkaroon ng kaayusan at para lumago ang church. Sabi nga sa Hebrews 13, verse 17, babasahin ko po ang sabi dito, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Ang sinasabihan po dito na nangangalaga sa espiritual na kalagayan ng mga tao ay kayo po mga pastor, mga spiritual leaders ng church.
mayroon daw pananagutan ng mga pastor na pangalagaan ang espiritual na buhay ng mga tao na umaaten sa iglesia. At yung mga taong umaaten sa inyong church, kung susundin nila kayo bilang mga spiritual leaders at authority, magiging masaya kayo sa pagtupad ng tungkulin ninyo. Mm-hmm. Ngunit kung hindi, malulungkot kayo at hindi ito makakatulong sa inyo. So ito magandang, actually, pagka nag-preach kayo, i-preach nyo ito sa inyong members at malalaman nila na mayroon silang katungkulan na magpasakop sa inyo at kayo rin ay mayroong katungkulan na pangalagaan ang kanilang espiritual na kalagayan. At kung susundin nila kayo, ay magiging masaya kayo sa pagtupad ng inyong tungkulin. Pinaalalahanan din tayo sa 1 Thessalonians 5:12-13. Sabi, hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Diyos para mamuno at mangaral sa inyo. Ayan, iano din niya yan sa inyong congregation. Ibigay ninyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. So ito, maganda itong mga verses na ito. Magkakaroon kayo ng confidence lalo. So madadagdagan ng confidence natin na ipahayag sa ating mga members na may instruction ng Panginoon na pahalagahan nila ang inyong paglilingkod bilang mga pastors. At pagdating naman sa authority, ang batayan ng prinsipyo ng Diyos ay submission at humility. So talagang magkapatid yan eh, ang pagsunod at ang pagpapakumbaba. Hindi pwedeng paghiwalayin ang submission sa humility. Ito ang pinaka-importanteng qualification ng isang leader. Sa Mark 9, verse 35, makikita natin. Dito ay nasasaad, ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat. Ito ang halimbawang ipinakita sa atin ni Jesus. Makikita rin natin ito sa Philippians 2, verse 7 hanggang 11. Sabi dito, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na Hesukristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Amen. So, again, this is a review sa mga kaka-sign on pa lang. Napag-aralan din natin yung consequences ng rebellion against God's authority. Actually, ang rebellion, ang disobedience, ang pride, yan ay mga principles ni Satan. Yan ay nakita natin unang-una kay Lucifer. Napakaganda na sana ng ministry ni Lucifer sa kalangitan. Ngunit dahil gusto niya na magkaroon kung ano ang meron sa Diyos, maging katapat ng Diyos, ay siya ay nagrebelde. Kaya siya ay bumagsak dito sa lupa. So kung tayo ay nagre-rebelde sa mga authority, sa delegated authorities ng Panginoon, ito ay prinsipyo ni Lucifer. Kaya galit na galit ang Panginoon sa rebellion. At dinidisiplina niya ang mga tao na nagre-rebelde sa mga authority na in-anoint niya. Makita natin ang example unang-una kay si Lucifer, yung first example natin, sumunod yung kay Adan at kay Eva, na sila din ay sumuway, nag-disobey sila sa Panginoon, kaya ang naging kaparusahan sila ay napaalis din doon sa paradise na iyon. Na pag-aralan din natin yung nangyari naman sa kay Noah, na nalasing si Noah at yung kanyang anak na si Ham ay nagkaroon din ng espiritu ng pagre-rebelde sa kanyang ama. At ang naging kaparusahan noon, yung mga lahi ni Ham ay mga naging alipin. Gayun din si Nadab at Abiho na mga anak naman ni Aaron. Sila ay nag-offer ng strange fire. Nag-disobey din sila. Ganun din
si Cora, si Dathan at Abiram. Sila naman ay nagrebelde laban kay Aaron at Moses. Mm-hmm. At dahil doon, sila din ay, di ba, bumuka ang lupa at sila ay nilamon ng lupa. Gayun din, si Miriam ay nagrebelde sa kanyang kapatid na si Moses at ang naging consequence nun siya ay nagkaketong. At nung kinutiya naman ni Mikal ang kanyang asawang si David na hari, nang si David ay nagsayaw sa harapan ng Panginoon, ang naging consequence naman ng pag-rebelde ni Mikal ay isinara ng Panginoon ang kanyang sinapupunan. So, yun po ang mga consequences ng mga pagre-rebelde sa pamahalaan na inanoint ng Panginoon. Napag-aralan din natin mga qualifications ng isang tunay na otoridad o delegated authority ng Panginoon. At ito'y makikita natin sa buhay ni Moses. Si Moses ay isa sa mga halimbawa ng tao na pinili ng Diyos na maging authority dahil sa kanyang kababaang loob. Malapit siya sa Panginoon at marunong siyang tumahimik kung siya ay binabatikos sapagkat alam niya na hindi naman siya ang kinakalaban ng mga tao kundi ang Panginoon na pumili sa kanya. Si David ay isa ding mabuting halimbawa. Nakita natin si David ay may kababaang loob, marunong maghintay sa timing ng Panginoon, may respeto sa awtoridad na nakakataas sa kanya at laging siyang sumasangguni sa kalooban ng Diyos. Ang pinakadakilang halimbawa sa pagsunod sa otoridad at servant leadership ay si Jesus, ang ating Panginoon. Makikita po natin at matatagpuan natin ito sa John 5 verse 19. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siya rin ginagawa ko bilang anak." So yun yung submission ni Jesus Christ sa Father. So they work in unity, Father, Son, Holy Spirit. Wala silang ginagawa outside of their unity. Kaya nga, di ba, sabi niya, pag nakita niyo ako, sabi ni Jesus, ay nakita niyo na rin ang Ama na nasa langit. Kaya nga, ito ang aral sa atin o ang habilin sa atin. Mababasa natin sa Philippians 2. Verse 5 to 8, "Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus." So kung si Jesus nga na Diyos na ay nagpakababa pa, naging servant pa, namatay sa krus, so how much more tayo na nilikha niya na dapat tayo ay gumaya sa halimbawa niya at magpakababa din. Lalo na kung tayo ay mayroong hinahawakang authority. Dahil yung kauna-unahang lesson natin ay napag-aralan natin na yung mga taong marunong sumunod sa authority, sila ay magiging effective din na humahawak ng authority. Diba kung naalala nyo yung centurion, diba, napag-aralan din natin na ang sinabi niya kay Jesus, kasi may sakit yung kanyang alipin, at ang sabi niya kay Jesus, "Hindi mo na kailangan pumunta sa bahay namin. Magsalita ka lang at ang aking alipin ay gagaling." So, ni-recognize niya yung authority ni Jesus Christ. Kasi siya, authority rin siya. At alam niya na kapag may inutos siya, susundin. At kapag may inutos sa kanya, ay susundin din niya. Kaya alam niya yung order. Alam niya yung principle of authority. Kaya namangha ang Panginoong Jesus sa kanyang faith, sa faith ng centurion. So, yan po yung pinakabuod ng ating pag-aaral ng spiritual authority. Kung meron kayong time, ay we recommend na panoorin nyo yung mga videos, lahat mula sa simula, para
ma-refresh ang ating memory at the same time, yung mga detalye nun. Kasi itong ating summary, syempre, pag summary, yan yung parang pinaka major points lang. Pero yung mga detalye, yung mga comments ninyo, yung mga tanong ninyo, yan ay mapapanood nyo uli doon sa mga videos na nandoon na. Actually, na-publish na yung mga videos na iyon. Kayong mga pastor, meron talaga kayong authority na galing sa Panginoon. Mm-hmm. Na kaya nga may mga verses tayo na binanggit na dapat alam ng mga kongregasyon kung ano yung inyong posisyon at ano yung kanilang responsibilidad bilang nagpapasakop sa inyong pamumuno. At kayo bilang pinuno ay mayroong ding responsibilidad sa kanila. So yun ang prinsipyo ng Panginoon kasi ang ina-achieve natin dito, ang prayer ni Jesus Christ, unity, di ba? Magkaroon ng unity. Pag mayroong rebellion, may disobedience, may pride, mahirap magkaroon ng unity. At yun ang ating goal ay sa simbahan ninyo. Alam natin na talagang 100% may hindi naman pwedeng ma-attain kasi we live in a broken world. Wala naman tayo sa perfect world. Pero as much as we can, sa abot ng ating makakaya sa tulong ng Banal Espiritu Santo at sa ating pananampalataya, ay panatilihin natin yung kaayusan sa simbahan at pag ang simbahan ay may kaayusan, mayroong order, ito ay malusog. Kapag ang simbahan ay malusog, ito ay lalago. Ito ay mag-grow, magmamature yung ating mga leaders, magmamature ang mga members, at lalong magkakaroon ng joy at prosperity sa kanya-kanya nating mga iglesia. At kung medyo palalimin pa natin ng konti itong authority na binibigay ng Panginoon. Kasi kung babalikan natin yung sa Philippians 2:7-11, servanthood ka ito eh. Doon nagkakaroon ng anointing. Sa verse 8, sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo at upang ang lahat ng nasa langit at sa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ang lahat na si Jesus Cristo ay Panginoon sa ikapupuri ng Diyos. Mga pastor, mga leaders, yan po ang ipipreach natin sa church na mayroong tayong authority sa pangalan ni Jesus. Sabi dito, every knee shall bow, that every tongue confess that Jesus Christ is Lord. So, ibig sabihin, ultimong si Satanas, ultimong kaaway, pag alam natin ang authority natin in Jesus' name, ay luluhod yan sila. Mapapalayas natin ang mga masasamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, yun po yung actually pinipreach natin eh. So, nung masunurin tayo sa gobyerno, talagang nagko-comply tayo sa kanilang inuutos. Basta hindi lang against sa pinagagawa ng Panginoon. Masunurin tayo sa ating pamilya, okay ang ating family. Hindi tayo mapupulaan ng community natin dahil sa ating relasyon, pati sa ating mga anak. Talagang mayroong testimony, nakikita nila na talaga tayo ay mayroong pag-ibigan, pagpapakumbaba, pagpapatawara. Nakikita yung karakter nga ng ating Panginoon sa loob ng simbahan bilang mga pastor, ganun din. Kaya nga pag tumayo tayo sa pulpito at ginamit natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, ay mayroon doong authority, may kapangyari, may power. Pag talagang minention mo ang pangalan, pag tumayo ka doon, hindi ka parang nangangatugang tuhod at ninervyos ang nautal sa pag-preach kasi parang alangan tayong i-preach yung pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi, may boldness. Kaya nagkakaroon ng anointing at boldness eh. Dahil tayo mismo, mayroon tayong submission to the authority sa pagpapakumbaba. And then, ang kapalit noon yung boldness natin na pag tumayo tayo sa pulpito, ay talagang may authority tayong na alam natin na yun ay titimo sa mga puso ng ating kongregasyon at susundin nila tayo sa pangalan ni Jesus. At saka, isa pang makikita natin kung bakit tayo bold mag-preach, kasi mismong tayo binago ng Panginoon. Kapag ka may transformation mismo sa atin, ay talagang bold. Magiging bold talaga tayo. Hindi tayo mahihiya na ipangaral ang salita ng Diyos. Kasi mayroon sa inyo talagang galing sa madilim na lugar bago na born again. Talagang mga bisyo, mga broken relationships, mga addiction. Nanggaling kayo dyan. Pero binago kayo ng Panginoon. Hindi nang sa sarili ninyong
lakas o sa sarili niyong paraan, kung hindi dahil talagang yung kapangyarihan ng Panginoon talagang ay napa sa inyo. Kaya nga pagtayo niyo sa pulpito, malakas ang loob ninyo na i-preach ang pagmamahal ng Panginoon, i-preach ang kapangyarihan ng Panginoon na magbago ng buhay kasi kayo mismo eh. Experience nyo yan. Pero kapag tayo mismong sa sarili natin, alam natin na mayroon tayong mga hidden sin o mga bisyo na hindi natin mapagtagumpayan. Pag tayo ay nagpipreach, parang medyo kulang yung ating conviction. Kulang yung confidence natin. Kaya mga leaders ay napakalaki ng responsibilidad natin bilang mga representative ng ating Panginoon na makita sana sa atin yung pagiging Christ-like, na alam natin na it's a journey, it's a day-to-day transformation. Hindi iyan instant kagaya na pag-aralan na natin. Hindi iyan tatakutin ka para magbago ka. Hindi iyan, kundi iyan ay nangyayari dahil tayo ay may submission sa authority ng God. Nagbabasa tayo ng Bible, meron tayong personal devotion. At ina-apply natin yung ating natututunan mula sa pulpito at yung ating naririnig na salita ng Diyos ay ina-apply natin. Nabanggit din natin last time tayo mga pastor, at ito ay nangyari din sa akin. Ewan ko lang kung nangyari kay Pastor Danny, na kung minsan nakakapagbasa lang tayo ng Bible kapag magpipreach na tayo. So mali po yun, no? Kailangan magrepent tayo doon. Kung hindi kayo ganyan, I praise the Lord. Pero dahil sa kabisihan ng buhay, minsan may mga pastors na lalo na yung mga bivocational, may trabaho sila, minsan ay pagod na, wala nang panahon, pagdating sa bahay ay pagod na, hindi na tuloy nagkakaroon ng daily devotion, daily quiet time sa Panginoon. At kapag oras na mag-preach, Sabado, ng gabi, talagang nagmamadali. Ang resulta, hindi nagkakaroon talaga ng powerful na sermon. Minsan may kulang. So, pag-aralan po natin na talagang magkaroon tayo ng time sa Panginoon. Noon po, nung mga bago kaming nagpapastor, mayroon po kaming guideline sa bahay na kapag nakasara yung pinto, ibig sabihin, nagpe-pray si Pastor Danny or nag-aaral. So, do not disturb. Talagang ilalagay po natin yun sa schedule natin na mayroon tayong time talaga. Kasi minsan sasabihin natin, di ko naririnig ang Diyos. Di ba sabi ng Bible, ang Diyos wala sa kidlat, wala sa kulog, kundi nasa still small voice ng Panginoon. Pero paano natin maririnig yung still small voice ng Panginoon kung hindi naman tayo still sa Panginoon? Kung para tayong turumpong ikot dito, ikot doon, di ba? Mahirap marinig ang salita ng Panginoon. So, alam namin ni Pastor Danny na ito ay paalala lang sa inyo, at ang marami sa inyo ay napagtagumpayan na itong mga ganitong challenges. Pero doon sa mga nasa process pa, ito po ay reminder lamang sa ating lahat. Ang exciting dito sa authority na binigay sa atin ng Panginoon ay matutuklasan natin. Kasi kung titingnan natin, talagang pinagigiitan sa atin ng Panginoon, itong kapangyarihan ay kunin ninyo. Ipinagkakatiwala ko sa inyo, binibigay ko sa itong kapangyarihan na ito. Sabi niya sa Matthew 18:18, whatever you bind on earth will be bound in heaven. So yung may kapangyarihan tayo, kung ano man ang talian mo dito sa lupa, ay tatalian ko sa langit. At kung ano man ang i-release mo, pakawalan mo dyan sa lupa, ay pakakawalan ko dito sa langit. Sinabi rin niya sa Luke 10, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Aba, ay napag... Kasi po, tayo pong mga pastor, kaya po may mentor tayo, nagdi-disciple doon sa mga leaders at mga workers natin at doon sa mga members. Para ikaw na pastor, hindi ka mahirapan na tuwing linggo na lang, ikaw ang tigalehans, lahat, patutumbahin mo. Hindi, lahat tayo binibigyan ng kapangyarihan, hindi lang pastor. Kaya nga ang pastor, i-share mo yun sa iyong leaders para hindi lang ikaw ang tumatrabaho sa pagpapalayas ng mga kaaway, ng mga ni Satanas. I-impart nyo yan sa inyong mga leaders at sa inyong mga members. Yung authority na yan na binigay sa atin ng Panginoon. Para sila mismo. Sila mismo. Magkaroon ng authority over that. Ma-overcome mismo nila. Oo.
Kasi minsan tayo mga pastor, tayong nagiging utusan. Oo. Lahat na lang. Bakit? Si pastor lang. Lahat. Si pastor. So, kailangan ituro natin sa mga tao natin na kapag ikaw ay born again, ang spirit na nasa iyo, na ibinigay ng Panginoon, yung hininga, yung new, fresh breath of the spirit na nasa pastor, nasa members din yan. Tayo pare-parehong born again. So, meron sila ding kapangyarihan o otoridad na ipag-pray ang sarili nila, mag-lay hands sa mga anak nila, mag-lay hands sa family nila, para hindi laging si pastor tinatawag every time na may problema. Para yung mga pastor, masaya sa paglilingkod, maluwag, maluwag ang panahon, mayroon kayong time sa family nyo, may time sa church, hindi overwhelmed, di na-overwhelmed. Mm-hmm. Yung po alalahanin natin, itong authority na pinag-aaralan natin ay ibinigay sa atin ng Panginoon, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pero tatanggapin natin ito na may pagpakumbaba at pagsasubmit sa ating kalooban ng Panginoon. Kasi ultimo ang ating Panginoon kasi sinabi niya mismo Hindi, wala akong ibang ginagawa kung hindi, kung ano lang yung sinabi sa akin ng Diyos Ama. So ibig sabihin yung submission, ayun lang ang kanyang gagawin kung anong sinasabi ng ating ng Diyos Ama sa Diyos Anak. So maliwanag po yun. So tingnan natin yung lahat ng mga promises na sinabi sa atin ng Panginoon. I think diyan tayo magwawakas. So ito yung parang pinakasama. So hopefully po ay nakatulong sa inyo itong pag-aaral na ito at mayroong kayong natutunan at hindi sana ito makalimutan kahit yung mga scriptures at yung mga salita na nag-speak sa inyo. Sige po, Brother Nelson, would you do a favor sa closing prayer natin? Lord, Ama Panginoon, unang-una po sa lahat, Panginoon Lord, dahil sa inyo namin binabalik, Lord, ang lahat ng matataas na papuri, Lord, na matagumpay na gawain, Lord, at higit po sa lahat, Lord, ay maisabuhay po namin ito, Panginoon. Talagang nagbunga, Lord, ang mga salita. Ganun din, Lord, ang lahat ng aming mga kasamahan na pastor, Lord. Maraming salamat po, Ama, muli. Ang pag-iingat sa bawat isa, Lord, ang biyaya mo, Panginoon, na ibuhos mo sa iyong mga anak at mga lingkod, Lord. Sa inyo namin, ibinabalik ang lahat ng matataas na papuri, karangalang kaluwalhatian, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat. See you next month.